Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Sa pamamagitan ng anghel, ang layo ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa pitong simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtatiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko rin matiyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo.
nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ng iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubuhay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung sino, kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus,
mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipuan lahat. Sa ating pong narinig na mabuting balita, sinasabi dito na ng bulag, no? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. So, ibig sabihin po, sinasabi sa atin na meron siyang paningin dati, nabulag siya. Kaya gusto niyang manumbalik ang kanyang paningin. Yun ang kanyang hiling kay Jesus. Buti na lang ganun yung mungkahi niya nung tinanong, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Kasi pwede niya ring sabihin kay Jesus, sino bang mas bulag sa atin? Nakita mo na nga na wala bulag ako. Tapos tatanungin mo pa kung ano yung gusto ko. Mahalaga na dapat sinasabi natin kung ano yung minumungkahi natin sa Diyos. No? Kahit alam na niya kung ano yung kailangan natin at kung ano yung hihingiin natin, kailangan pa rin nating sabihin, bigkasin kung ano yung gusto natin. Kadalasan po sa ating mga hinihingi, kadalasan po hindi po sinasagot ng Diyos o sinasabi, antay lang, hindi pa ngayon yung panahon para ibigay ko sa iyo yan. O kaya, mas madalas yung sasabihin na, hindi para sa iyo yan, may mas mabuti akong ibibigay para sa iyo. Makakasama sa iyo yan, kaya hindi ko ibibigay. Pero, kapag nagtugma yung ating hinihiling at yung kagustuhan din ng Diyos, agad-agad nangyayari katulad nung nasa ating ebanghelyo ngayon. Gusto niyang makakita, pero bukod sa pisikal na pagkakakita, binigay din ng Diyos yung mata ng pananampalataya. Kung kaya't pagkatapos na maibigay sa Kanya yung paningin, sumunod na siya kay Jesus. Pumunta na siya kay Jesus, naging disipulo na siya at apostol. Ganon din po tayo inaayayahan. Iayon natin yung kagustuhan ng Diyos. Yung kagustuhan natin, iayon natin sa kagustuhan ng Diyos para mabilis ibigay. Kapag hindi ibinigay, huwag po tayong magtatampo. Isipin po natin, yun ba talaga ang gusto sa atin ng Diyos? O baka mapapasama lang tayo at mapapahamak? O kaya kung mabuti naman, baka wala pa sa tamang timing. Baka inaantay pa ng Diyos kung kailan dapat ibigay. Nung sa gayon, talagang ma-appreciate natin yung bibigay niya sa atin. Sa panahon pong ito, marami hong bulag, pero mas marami hong nagbubulag-bulagan. Kasama po tayo doon. Kaya hilingin po natin sa Diyos na buksan ang ating mata, buksan para makita natin ang mga taong nangangailangan ng kanyang kalinga at ng kanyang pag-ibig. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan
tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Tahimik tayong manalangin para sa mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hiniling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamanam sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan, magsiluwad po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinaghati-hati niya iyon. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard.
Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita, kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagpangkilig para mapamahalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko sa pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusuma mo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.